Kondura from ano, hindi ko makita yung pangalan. From Abenson. Kahapon ko lang siya in order, ang bilis ng delivery nila. Ayan. Wala naman yung Abenson, hindi ko rin kita na eh, yung truck nila. Ayan. Ay, ayun, nag-clear nila. Ayan, si Abenson. Check natin ang deliver kung okay, wala bang gas-gas. Ayan, pang negosyo, ano talaga siya. Negosyo, refrigerator. Pero susukatin nyo muna kung kasya nga. Iniisip ko rin yan eh. Kung kakasya nga. Si Abby busy sa delivery ng ice cream. Yan ang aking binili. Yan ang resibo. Ayan. Thanks God, nagkasya. Munting kang hindi magkasya. Sabi ko rin mo. Yun. Yun o, kasya. Yay. Saan tumangan? Black bar. Natin ito mo may angas ng bakla ba? Kaya natin ang makikita. Oo. Kasi makakadagdag pa sa sikip, no? Pag hindi tinanggal ang ano, box. Yan, nailagay na nila ang aking biniling ref. Kondura brand. Ayan, o. Mas matangkad siya kumpara sa dati namin. Ito yung luma ko. Kailangan ng palitan dahil hindi pa naman siya sira. Wala pa namang sira. Kaya lang, tumagal na rin siya ng, ayan, yelo, makapal ang yelo. Tumagal na siya ng ilang years. 10 to 12 years, imagine. Ang ganda talaga ng brand ng Kondura. Ang problema lang niya is, may konting kanawang, saka yung magnet ng pinto is hindi na masyadong dumidikit. Yan lang yung ano niya, issue niya. Ang height nito is matangkad talaga siya. Ayan, ha? Huwag ko lang, hindi ko masabi ang height pala nasa ano niya. Manual. Sa natin, diba? Kondurap na pang negosyong ref. Anong oras pala, Abby? Yo-on daw? Kurasan mo siya, Abby? 12. Sabihin nating 12. After 4 hours siya, yo-on. Yo-on mo siya ng full. Ah, diba? Ang daming lalagyan. Ang binili ko ng ref ay katas ng baboy naming alaga. Yun ang pinanggalingan ng pera. Kasi meron kaming paalagang baboy sa aking magulang. Kina Mama, Mama Nomi at Papa Marshall. Shout out sa aking nanay at tatay. Yan mga kasari, negosyo, pang negosyong ref ba ang hanap nyo sa may mga tindahan dyan? Or sa may mga planong mag-sari-sari store? Ito po, highly recommended ko ang Kondura na brand. Yan o, subuko na talaga siya. Ito yung luma naming ref. Konting diferensya yung height niya. Ang pinagkaiba nila is yung... Ay, mamaya ipakita ko sa inyo mga kasari kung ano yung difference niya. Yung sa loob, halos same lang naman. Ito, 1, 2, 3, tatlo ang lalagyan. Sa luma niya is 1, 2, 3. Yan, dalawa lang yung lalagyan niya. Pagdating naman sa baba, 1, 2, 3, tatlo rin yung lalagyan sa gitna. Check natin dito sa bago. Ayun ang ka-ano, 1, 2, 3, 4. Apat na ang lalagyan. Yan, ipapakita ko sa inyo mo. Yan, ito yung bagong ref. Apat na yung lalagyan niya dito. Tapos, sa taas niya is... tatlo. Yan, mas malawak na. Dito rin, ayan na yung lalagyan niya pagdating sa pintuan. Lahat ng parts ng ref is may warranty. Halimbawa, mga kasari, itong ganitong klaseng tray na lalagyan, 3 months ang warranty nito. Kung magkaroon siya ng crack, yun, pwedeng
i-ano kay ano, kay Kondura. E, papakita ko sa inyo yung luma kong rep. Ayan siya. Yung lalagyan dito, tatlo lang. Tapos, dito sa baba ang lalagyan niya is dalawa lang. Manual defrost pa rin siya. Ang kaibahan lang nila, eto. Punta tayo sa likod ng ref. Ayan. Ito yung bagong ref. Wala na yung parang bakal niya sa likod. Limot ko lang mga kasali ko ano yung tawag. Ayan pa rin. Diyan pa rin tatanggalin yung tubig once na nag-defrost. Defrost. Eto dito kasi sa luma, meron pa siyang bakal na ganito. Ayan. Hindi lang masyadong kita sa video. Sa ano kasi, new model nila, itinago na nila yung bakal na yan. Pero yung sa ilalim, parehas pa din. Hihilahin mo rin yung lalagyan doon ng tubig once na nag-defrost ka. Mas maganda na itong ano, latest. Yan yung latest nila. Ayan, sa mga nagtatanong sa inyo dyan, mga kamaray, kung magkano ang ganitong klaseng ref, magandang pang negosyo, talagang yung pera yung bibitawan is sulit na sulit. Ang halaga ng ganitong ref is 22,995. Pwede nyo nang i-round off sa 23,000. Tapos, yung delivery charge niya is 500 pesos. Yun. Ang total amount is 23,500. Yun, mga kamanay, share ko sa inyo ang bagong bili naming rep na pang negosyo pa rin, pang kabuhayan box pa rin. Dagdag kita ang magiging laman ng rep na ito. Tapos yung luma kong rep, maibibenta ko pa rin siya. Ibibenta ko siya sa aking kumare dahil wala naman siyang problema. Ang problema lang niya is medyo maluwag na yung magnet ng ano ng pintuan. Kailangan lang siyang palitan. The rest, okay pa ang quality ng luma. Hanggang dito na lang, mga kamanay, ang aking vlog. Thank you sa inyong panunood. Paki-subscribe na rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. And click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you. God bless to all.